Hello mga best, good morning. Welcome back again sa ating channel. Si Sally nga pala ulit para sa mga bago. Nice to meet you and welcome mga best. And sa inyong patuloy na nanood ng ating videos at nag-share ng inyong opinions, maraming salamat sa inyong mga best. At sa inyong mga nagtanong, sana nabigyan natin kayo ng liwanag. And sa kabila ng panahon mga best, sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Healthy and happy kayo and family niyo. So, stay safe tayo mga best. At sa mga bawal ngayon, so dapat nating sundin yung mga dapat nating gawin. At hangga't maaari, stay tayo sa bahay mga best. Yun talaga ang advice best. Dahil sa crisis ngayon at sa mga pangyayari na kung pwede sa bahay lang tayo. And lilipas din ang lahat ng mga ito best. So magdasal lang tayo sa Diyos na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. At ang Diyos ay nandito para protektahan tayo at ang family natin na malayo tayo sa mga sakit na nangyayari ngayon. So, ingat tayo palagi mga best and hanggat maaari, huwag tayong sumabay sa maraming tao. So sa inyo mga lahat mga best, good luck sa inyo. And sa, lalo na sa mga may problemang LDR ngayon. So, sa kabila ng crisis, nandito pa rin tayo para kahit pa paano, yung mga kapatid natin na naguguluhan, makakatulong tayo o maliwanagan natin kayo ng kahit papano kunti, makatulong tayo. So, huwag na tayong masyadong negative sa kabila ng mga pangyayari ngayon. Mag-isip pa rin tayo ng mga magaganda mga best. So, God still here na binigyan tayo ng healthy life ni Lord at pinaprotektahan tayo at ng family natin. So, malaking blessings yan na dapat nating ipasalamat and dapat tayong mag-stay positive sa kabila ng mga pangyayari. So, huwag na tayong masyadong negative best. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo nandito at healthy tayo at ang family natin kasi nga nandito ang Diyos at hindi tayo pinababayaan. So, magdasal tayo sa lahat ng mga may karamdaman, may awa din ng Diyos at gagaling din kayo mga best. So, kahit pa paano, huwag na tayong masyadong mag-isip ng hindi maganda kasi nagbibigay din niya ng hindi magandang dulot sa katawan natin. So, be happy and pray to God mga best. So, sa araw na to is, ang tanong na talaga ng kapatid natin is sobrang common talaga siya mga best. As in, sobrang may kaparehang tanong siya. So, dito sa video natin na tips pag si Afam mo ay pasaway, ang kapatid natin si The Pinoy Traveler, nag-comment siya doon, meron siyang tanong. Kasi dahil sa mga video nakita niya, nagkaroon siya ng maraming tanong. So, meron siyang tanong dito, babasahin natin. Dear Ate Sally, anong payo mo po sa mga Pinay na desperada magka-AFAM at willing umalis ng Pinas kahit di pa nila gaano kakilala ng lubusan ang AFAM nila. So, nagmamahal at si may ganon. Yan ang kapatid natin, yung tanong niya. So, sa tanong na yan kapatid, alam kong sobrang daming, kumbaga common siya. Yung mga pangyayari ganito, hindi naman natin maiwasan yan. So, sabihin natin na wag na nating paikutin ang mundo na kadalasan ay yan talaga ang dahilan na gusto nating makaalis sa ating bansa. Aminin natin yan. Aminin mo natin na hindi. Talagang one of the purpose yan na gusto nating kahit pa paano ma-experience naman natin na makalabas ng Pinas. At ang kadalasan ay ang makakatulong sa atin para makalabas tayo is makapag-asawa ng AFAM. So walang masama dyan, best. Walang masama. Sino man kayo dyan na ganyan ang nasa isip nyo, walang masama yan. Normal yan. Sa isip ko nung ako noon, ganyan din yung nasa isip ko. So, one way talaga ng, kumbaga, the fastest way na makaalis ka sa Pinas sa atin ay yung makapag-asawa ka ng AFAM. So, kahit hindi naman ibig sabihin, best, na porket umalis ka ng Pinas is talagang magbabago ka na, magiging ano ka na, donya ka na. So, ang payo ko sa inyo, dahil yung AFAM ninyo ay hindi nyo pa ganun kakilala. Mga best, bigyan nyo ng time na makilala kahit pa paano yung AFAM ninyo, best. Huwag kayong masyadong excited. Kung talagang ang AFAM nyo ay talagang mahal kayo at interesado sa inyo, makakapunta kayo dito sa lugar nila. Dadalhin talaga kayo sa lugar nila, best. So, kayo na hindi nyo pa ganun kakilala, bigyan nyo ng time na ano ba talaga tong AFAM na to? Best, kasi hindi lahat ng AFAM na nakilala nyo ngayon, nakausap nyo ngayon, is talagang babaguhin ang buhay nyo. Baka yung iba dyan, is lalong masisira yung buhay nyo. So, hindi lahat ng AFAM is may kaya, best. Merong AFAM na talagang minsan, mas mahirap pa nga sa atin sa Pinas. So, baka magsisisi ka. So, dapat kilalanin mo muna yung AFAM na meron ka ngayon. Kasi yung ugali niyan,
kung paano kayo itatrato na ngayon, na kausap kayo, hindi pa kayo nagkikita. Kasi maaaring halimbawa, meron ka na nakikita hindi maganda dyan sa pag-uusap nyo. Malamang mas malala yan dito sa lugar nila, bes. Baka pagsisihan mo yan. Kasi pag nandito ka na sa lugar nila, wala kang... Dapat pag nandito ka na sa lugar nila, halimbawa, kung nasa isip mo talagang ito ang pipiliin kong afam, dapat, best is higit sa 100% yung tiwala mo sa sarili mo at sa afam mo. Kasi kung anong mangyayari sa iyo, best, pag nandito ka na, walang makakatulong sa iyo, best. Sarili mo lang. So, pag nandyan ka, magkausap mo yung afam mo, kilalanin mo muna siya, tsaka kung habang tumatagal is natanggap mo na siya at kaya mong tanggapin na anuman ang mangyayari, yun, go. Pero ngayon, kilalanin mo muna siya. Lahat ng gusto mong itanong, itanong mo sa kanya. Lahat ng gusto mong plano sa buhay, sabihin mo sa kanya. Diyan, masusukat mo yung mga gusto ng afa mo. Kasi diyan, kahit pa paano, lumalabas na rin minsan paano bes yung mga kulay ng afa. So, kahit sa mga pag-usap niyo pa lang diyan, prank ka, sinabi yung gusto mo, yung plano mo, diyan mo makita yung sagot ng afa mo kung gaano ba talaga yan kaseryoso sa'yo. Kasi hindi ibig sabihin na, ay nako, nakilala ko na yung afam, kahit isang buwan kami, okay lang, go na ako sa kanya, or kaya kahit hindi ko pa na-meet sa personalidad, pupunta na ako sa lugar niya, bahala na. Mga ganun, best, pero kahit pa paano, isipin mo, walang pagsisisi na nasa unahan. Nasa huli talaga yan, best. So, dapat advance ka mag-isip. Kaya meron na tayong high-tech, kumbaga advance, mga ganun. So, dapat advance ka mag-isip, kasi hindi natin alam na yung afam mo is... meron yung mga katangiang hindi mo gusto. Or kaya, meron yung ugaling, mga ugaling masisira yung mga plano mo sa buhay, bes. Yung iba nga, nakapunta ng ibang bansa, sabi nga nila, buti pa yung buhay ko sa Pinas, mas okay pa, mga ganon. Kasi meron nga, afam din, bes, na mas mahirap pa sa atin sa Pinas. So, baka pag nandito ka, napagsisihan mo yan. So, dapat ngayon pa lang is kilalanin mo muna siya ng maayos. Yung pag-uusap nyo dyan ngayon, tanungin mo siya lahat ng gusto mo. Kasi yung iba dito, wala ding trabaho yung ibang afam, bes. Nasa bahay lang, bes. Pag nandito ka, ikaw magtrabaho, bes. Ikaw yung bubuhay sa kanya. May mga ganon. Kung baga meron silang income lang konti, mga ganon, yun yung base ng pamumuhay nila. So, halimbawa, kung nandito ka, is healthy ka, so ikaw yung magtrabaho, at ikaw yung bubuhay, tutulong sa kanya. So, gusto mo ba yung ganon? Kung gusto mo naman, okay, okay lang. Pero, bago ka muna maging sobrang excited, is talagang ilagay mo muna sa isip mo na... maaring ganito yung kalagayan ko doon, maaring ganito yung buhay ko. So, sa pamagitan ng pagkausap mo dyan sa afa mo, kilalanin mo masyado yung afa mo, lahat ng gusto mo itanong, itanong mo sa kanya, lahat ng gusto mo sa buhay mo, isabi mo sa kanya, para kahit pa paano malaman mo yung sagot ng afa mo. So, huwag masyadong excited, best, pag hindi mo pa siya ganun kakilala. Kasi hindi mo sure ang buhay mo dito, best, na marami kang makikitang Pinay na nakapag-asawa ng foreigner na ang saya-saya nila. Sobrang saya, bes. Hindi mo alam yung kabila ng totoong buhay niyan. Malay mo, laging nag-aaway yan sa bahay nila. Mga ganong factor. So, yung iba na sobrang sarap ng mga kinakain. Malay mo, sa isang taon, isang beses lang nila nagawa yan. Or kaya, malay mo, tinitreat sila ng kakilala nila or family nila. So, mga ganon. So, mga ganyang factor, bes. Huwag masyadong, kahit isipin natin yung mga positive thing na mangyayari sa... pag nakapagsawa tayo ng afam, kahit pa paano, bigyan din natin ng 50% na mga ganitong negative na pangyayari. So, huwag masyadong 100% kasi hindi natin talaga alam hanggat nandito tayo. Kaya yung sabi ng iba talaga, sarap ng buhay niya kasi nakapag-asawa ng afam, nagkaroon ng nabago yung buhay nila sa probinsya. Hindi mo alam, best, na yung buhay dito ay sobra pa sa ewan. Minsan sabihin mo sa sarili mo, pasan mo ang daigdig. Hindi lang nakikita ng mga tao yan eh. Kasi kahit yung anong paliwanag mo sa ibang tao, pag ang isip nila, ang alam nila is nagpag-asawa ka ng foreigner. Ang alam nila is sobrang saya ng buhay mo, sobrang sarap ng buhay mo. Hindi nila alam kasi yung totoong buhay dito. Dito sa ibang bansa, bes, sa iyo lahat, hindi uso yung katulong dito. Sa iyo lahat, halimbawa nagtrabaho ka. Nagtrabaho ka pa, sa'yo pala dito sa bahay, minsan wala ka ng panahon sa sarili mo. So, ganyan ang buhay dito, bes. Dapat ihanda mo rin yung sarili mo na ganyan, pwedeng mangyayari sa buhay mo yan. Maliban na lang kung afam mo ay talagang may kaya ka na niyang buhayin, kaya ka niyang suportahan sa lahat ng gusto mo. So, maaaring ang buhay mo ganun is medyo magaan lang. Pero kung ang asawa mo naman ay talagang hindi ka kayang buhayin pag hindi ka tutulong sa kanya, lalo na pag may mga anak kayo, magtrabaho ka talaga, bes. So, lahat ng paghihirap,
Lalo na pag hindi ka pa nakapag-drive ng utol, so mag-commute ka. So lahat yan, bes. Hahabulin mo yung auto o bus o ganun. Lahat ng oras, hinahabol mo, bes. So ganun, yung mga sobrang paghirap na minsan hindi mo naranasan sa atin sa Pinas, eh, dito mo yan maranasan, bes. So paswerte ka lang talaga pag nakatagpo ka ng tamang AFAM. So ngayon pa lang, iskilalanin mo masyado yung AFAM mo kasi ang hirap, bes. Pag nandito ka sa sitwasyon, bes, na talagang hindi mo magustuhan, wala ka ng kawalan kundi tanggapin at magdusa. Mga ganun, dapat prepare mo yung utak mo, yung utak-isip, saka yung puso mo, na lahat ng mga ganyan, pwedeng mangyayari yan. So, dapat prepared ka na kung ganyan ang mangyayari, kaya ko yan. So, mga ganun factor ka, palaban ka. Kasi pag nandito ka na, wala ka na ibang choice, kundi dapat palaban ka, lagi kang positive. Saka magdasal ka palagi. Kasi pag ang hirap ng buhay dito, hindi mo kayang labanan, nako, bes, yan ang tatapos ng buhay mo, bes, pag ganon. So, wag naman tayo mag-isip ng negative kasi kahit pa paano, nandito ang Diyos, hindi tayo pababayaan. So, magdasal tayo palagi, bes, na bigyan tayo ng Diyos ng mabait na AFAM na kahit pa paano, wag naman tayo magdusa masyado, bes. Nagdusa na tayo sa Pinas, magdusa pa tayo dito. So, kahit pa paano, ngayon pa lang, advice ko lang sa inyo is 50. Yun ang payo ko sa inyo, bes, na huwag masyadong excited, mga bes. And 50% positive, 50% negative, na isipin nyo na ganito, pwedeng mangyari ang mga gantong bagay, pwedeng mangyari yung mga positive talaga na magaganda. So, dapat kasi nandiyan yung dalawa, huwag yung masyadong positive. Kasi pag oras na sobrang positive ka, pag nandiyan ka na sa sitwasyon na hindi mo magugustuhan, is mahirap tanggapin yun, bes. So, dapat ngayon pa lang is 50-50 lang yung feelings mo. Huwag masyadong excited. Kasi kung AFAM mo ay talagang para sa'yo, is para sa'yo yan, bes. So, give time na makilala mo yung AFAM mo para kahit pa paano may idea ka na, bes. So, kung ano magiging buhay mo dito sa lugar ng magiging asawa mo. So, yung AFAM mo ngayon, kilalanin mo yan, bes. At saka siguraduhin mo na pag sasama ka sa AFAM na yan, kung talaga mag-focus ka na sa time na yan para sa AFAM na yan, sigurado ka na siya na talaga at hindi ka na maghanap ng iba, bes. Kasi mahirap na pag nandito ka na, wala ka ng kawalan. Pag ayaw mo naman ng hiwalayan, so piliin mo yung AFAM na sigurado ka na ito na talaga at wala ng iba. So yun ang advice ko sa inyo, mga bes. Basta 50-50% lang, mga ganun. So, huwag masyadong excited kasi nga hindi ibig sabihin na pag nandito ka o napag-asawa ka ng AFAM is buhay reyna ka na, is buhay prinsesa ka na at mabago ng buhay mo. So, hindi ganun, bes. So, negative minsan isipin natin na, so, halimbawa yung AFAM mo ngayon is gusto niya na nandito ka. So, kagaya ng mister ko, tinatanong niya yan kung anong gusto ko. So, ako mismo nagsabi na gusto ko magtrabaho. Kasi mas iba talaga, bes, pag limbawa nandito ka na, nagtrabaho ka, may sarili ka kasing pera. Pag gusto mong tumulong sa Pinas, kasi yun talaga ang ugali natin, natutulong tayo sa pamilya natin, mas okay yung sarili mong pera, bes. Kasi ikaw mismo yung kukuha sa account mo, ganun, ibigay mo. Mahirap na kung pera sa AFAM mo, lalo pag gipit na gipit siya, tapos sasabihin mo pa na kailangan ko ng pera, emergency, mga ganun, baka magano, bes, init yung ulo niyan. Kasi hindi lahat ng AFAM is talagang kalmado. Swerte ka pag AFAM mo kalmado. Paano pag ang AFAM mo is mainitin ng ulo? Ang daming problema, ang dami niyang bayaran, tapos sabihin mo may problema, kailangan ko ng pera. So, mas okay talaga yung sarili mong pera, bes, kahit paano maglabas ka ng pera sa sarili mo. At kahit pa paano, nakakatulong ka sa mister mo, lalo pag may mga anak kayo. So, kahit pa paano, gagaan yung maramdaman ng mister mo, medyo ma-relax siya kasi natulungan na siya, hindi pa siya nagbigay sa'yo ng pera. So, mga ganong factor. So, dapat yung ngayon pa lang, bes, prepare na yung sarili mo para wala kang question mark. So, tanong mo na lahat sa AFAM mo ngayon, yung mga plano mo, gusto mo, tsaka kung anong plano niya, mga ganon. Dapat ngayon pa lang is magkasundo na kayo, para kahit papano, kilala nyo na ang isa't isa. Kasi pag nandito na kayo, bes, pag magkasama na kayo, doon nalabas ang mga kulay, mga bes. Maaaring yung kulay na lalabas hindi mo gustuhan. So, wala kang choice. Tanggapin yon. So, ganoon naman talaga, bes. So, tanggapin natin kung ano yung mga nakikita natin hindi natin gusto. At kahit papano, habang tumatagal, is makasanayan din natin. So, good luck sa inyo, mga bes. Yun lang yung nasabi ko. So, sa inyo na may tanong, itanong nyo na lang, bes. So, alam nyo kung saan nyo humahanap. So, maraming salamat and good luck sa inyo, mga bes. And have a nice day. Ingat tayong palagi and pray. God bless everyone. Love you. Mag-annoy.
Well, mabawal lang yung kaligayahan ko, bes. Second hand lang naman yan, bes. Kahit pa paano, mag-isip naman tayo ng mga positive. Huwag masyadong negative. Kasi pag puro negative yung iniisip natin, bes, is mawawalan tayo ng gana. So, mga ganun. Kahit pa paano, bigyan natin buhay at magpasalamat tayo sa Diyos na healthy tayo and healthy yung family natin. So, God bless and good luck. Ganda.